Raymond Hotel para pag-usapan ang kalagayan ng ating HIV/AIDS. Umaasa po ang kagawaran ng kalusugan na paunlakan ng kaparian ng aming imbitasyon para mapag-usapan po namin kung anong dapat balangkasin laban sa HIV/AIDS sa ating bansa. Yung circumcision ho, Doc, meron ho tayo nun? Wala ang Department of Health, subalit na mamonitor namin na maraming mga pamanang lokal. Sinasama yon sa kanilang ang pangangampanya po. Ah, okay. Pero safe ho ba? Kasi yung iba nakagawian yung mga, yung sa bayabas ho, dahon ng bayabas, yung mga ganyan. Safe ho ba yan? Ang pinakamainam po ay talagang manatiling malinis po ang pagsasagawa ng circumcision. At kung meron mga signs of infection, dalhin po kagad sa health center para sa ganun maagapan po at maiwasan po mga komplikasyon. Ano po yung mga matataas na insidente natin ng sakit ngayon, Doc? Sa ngayon, minomonitor natin ang mga diarrhea. Minomonitor din natin ang influenza o respiratory tract infection sapagkat malapit na po yung influenza season sa ating bansa. Mm-hmm. Ang dengue ay binabantayan po natin sapagkat may pagtaas po ngayong taon. At ang tigdas, patuloy natin binabantayan sa lahat ng sulok ng bansa. Alright, Dr. Tayag, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat, Rhea, at happy Easter po sa lahat. Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng DOH. Samantala, magiging maganda kaya ang lagay ng panahon ngayong Semana Santa? Alamin natin mismo mula kay Ginoong Nathaniel Cruz, ang tagapagsalita ng pag-asa. Mang Tani, good morning po. Magandang umaga kasama ng Jiggy. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Ano po ang inaasahan nyo magiging taya ng panahon ngayong Holy Wednesday? Meron ho ba kayo namomonitor na sama ng panahon sa mga radar ng pag-asa? Wala tayong nakikita kasama ng Jiggy na bagyo maging dito sa loob o kaya ilabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga pag-ulan na maaaring maranasan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. At ito ay sanhi ng tail end of cold front. At dito naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, ay posible rin magkaroon ng kuminsan na may maulap na papawirin pero mababa yung tsansa na magkaroon ng mga pag-ulan. Ito ba'y mag-extend na hanggang Linggo, hanggang Linggo ng pagkabuhay? Ito yung tinitig. Maaaring magkaroon ng mga pag-ulan dyan pagdating ng Sabado o kaya ay Linggo. At ito ay epekto pa rin itong tail end of cold front. Ang paalala lamang natin, Jiggy, hindi lamang yung panahon, kung hindi lalong-lalo na yung magiging lagay ng karagatan dito sa may bahagi ng Luzon. Kaya paalala lang po doon sa mga maglalakbay sa pamamagitan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat dahil mayroong mga pag-alod na maranasan lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon. Itong Boracay kasi, syempre, dagsana po yung mga bakasyonista rito. Mahagi po ba ito ng mga pag-ulan at yung mga konting alo na binabanggit nyo? Magandang lagay ng panahon dyan, Jiggy. Kaya walang dapat alalahanin yung ating mga kababayan dyan. Hindi lamang dyan sa may Boracay, kundi maging sa ibang bahagi ng Kabisayaan. Bali, itong silangang bahagi lamang ang makakaranas ng mga kaulapan. At lalong-lalo na yung mas mataas na tsansa ng pag-ulan. Pero dito po sa kanlurang bahagi, lalo na dyan sa may Boracay, dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, ay magandang lagay ng panahon ang inaasahan natin dyan. Nito mga nakarang araw po medyo makulimlim, ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ba'y lipas na ba yung El Nino o parating na ba yung ulan talaga? Hindi pa po tapos yung El Nino dito sa ating bansa. Ngayon ay Marso pa lamang, Jiggy. Meron pa tayong Abril at Mayo na kung saan ito yung mga buwan na talagang mas mainit ang panahon kaya may El Nino manuwala. Kaya yung pagdaan lamang ng cold front ang nagiging dahilan kung bakit ganito yung lagay ng panahon ang ating nararamdaman. Pero hindi po ibig sabihin yan ay tapos na ang epekto ng El Nino. Pero yung pansamantalang pagbaba ng temperatura, malaking bagay yon sa ating mga kababayan at yung mga konti-konting pag-ulan ay nakakatulong din kahit pa paano pero hindi sapat para muling mapataas yung level ng tubig dito sa ating mga natutuyo ng mga reservoir. Okay, maraming salamat po Ginoong
Nathaniel Cruz, ang tagapagsalita ng PAGASA. Maraming salamat, Jiggy, at magandang umaga. Hindi na muna ipatutupad ang pagpapataw ng VAT sa toll sa mga expressway bukas. Ayon yan sa Toll Regulatory Board. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Umanda na sa mas mataas na toll fee sa mga motoristang daraan sa mga expressway. Kung masusunod kasi ang BIR, simula ngayong Huwebes Santo ay papatawan na ng 12% VAT ang mga toll fee sa mga expressway. Unang masasapul kung may papatupad ngayong Abril ang mga pribadong motorista. Isusunod naman daw sa lalong madaling panahon ang mga cargo truck at mga pampublikong sasakyan. Kaya naman ngayon pa lang, umaangal na ang ilang motoristang bibiyahe pabalik ng kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Maling timing yun. Sagunin muna nila, hindi yung pwede magtataas kagad sila. Dapat di muna. Dahil yung mga tao, nahihirapan na eh. Pero kung may pinakamasasaktan